Pero pag sabit pala ng gabi, humahaba na rin pala ang pila. So depende lang din sa oras. Kasi past 6 na eh, mga 6:30 na eh. So aalis na tayo dito kasi sobrang init na po sa loob. Hindi ko alam kung bakit, pawis na pawis kami, maalinsangan po. Tapos medyo smelly, medyo mabaho. Kaya magalit na kayo, totoo lang kung sinasabi namin. Siguro dahil sa amoy ng lupa kasi ulan, yung singaw ba? Diba? Baka yung baho dahil sa singaw ng lupa. Parang umano, dahil yung putek, ganun, baka ganun. Sabi nila pag mabaho malapit na daw yung diwata. Wala nga si diwata eh. So ngayon, pupunta tayo sa Encanto! Invest sila sa kahit malalaking electric fan. Oh yan, okay. Si, ano, naka-live tayo mga DJ. Ay, naka-live tayo. O parang, yun na rin sa labang mo, ano, sino eh. Akala ko, vlog, baka pwede mo i-edit. Hello. Hello, hello ma. Oh my, ano ma. Mga vloggers kayo. Apo, apo, apo. Apa siya naman, bro Jonathan De La Cruz. Ha? Bro Jonathan De La Cruz. Bro Jutan? Bro Jonathan De La Cruz. Bro Jonathan. Bro Jonathan De La Cruz, hello sa'yo. Mama, ito na, ito ko si ma'am. Dami mong busis ma'am. Pwede mo ba sample ma'am? Galing kami kay Duwata, kumain kami doon ng Paris Overload. Ngayon tatawid naman kami sa Encanto para masubukan namin kung ano ba pagkakaiba nilang dalawa. So kamusta yung lasa? Kamusta ang lasa kay Duwata? Okay naman, masarap. 1 to 10, anong ano? 8. Kayo po ma'am? Powerpuff Girl. 7. 7, okay. So ngayon pupunta kayo kay Powerpuff Girl. Encanto. Sige ma'am, sige ma'am. Sige. Yeah. Oh. O siya, tatawid muna kami. Oh, ha? Oh, oh, oh. Ingat, ingat, ingat. Ganda pala. Powerpuff Girls. Ang ganda pala. Ang ganda pala guys ni Mama. Kanya, susubukan din niya yung kay Encanto. So kasi nasubukan niya na kay Diwata. So kay Encanto na naman yung susubukan niya. Mamaya abangan natin guys. Tatanungin natin kung ano yung lasa ni kay Encanto at yung kay Diwata. Ipapa-compare natin sa dalawa. Yan, hintayin natin matapos sila kumain. Let's go! Uy, si vlogger ng bayan, no? Nandito sa harap ng opisina ni ano, Diwata. Uy, vloggers ng bayan! Uy! May napansin kasi ako, eh. Oh. Parang ganda ng ano, ha, ng salamin natin, ha. Tapos ang tatak, iska siya pa. Oo naman, syempre. Kasi ito, tinatawag na transition. Kapag sa umaga ako, anti-UV rays to, nagda-dark to, nagiitim to. Tapos ang kagandahan dito, pag sinusuot ko siya, hindi ko na kailangan tanggalin kasi progressive siyang tinatawag. So pwede ko siyang suotin kahit nagda-drive ako ng sasakyan, ng motor. At ang kagandahan dito, rin, no? Naglalive ka rin kay Diwata. Pag naglalive ako dito kay Diwata or kay Madam Rosmar, eh suot-suot ko na yung reading glass ko. At syempre tignan nyo, tatak Pinoy, Eska. Tatak Pinoy yan. No? So makikita lang to sa lahat ng mga interesado. Napakaganda ng quality nito. Pwede nang ilaban sa mga branded. Sa ba location nila? Ang kagandahan nito, local made to. At syempre, madali siya matagpuan. Punta lang kayo sa Karyedo. Doon sa Emerald Circle. Sa second floor. Itanong nyo lang, Eska Shop. Talaga namang affordable pero pang malakasan na eyewear. Balita ko, marami silang ano, no? Iba't ibang brand. Oo, napakadami nila, from fashionable eyewear hanggang sa mga sports. At yun, ano sila, one-stop shop na tinatawag. So, pag pumunta ka doon, susukatan ka ng grado, pumili ka ng gusto mong frame. At ang kagandahan doon, affordable talaga yung presyo. Tsaka napakabait ng may-ari, Boss Mark Escalera. Yan. So, may iba tayo, ba't nandito ka sa harap na kayo sa opisina ni Diwata? Yun lang, hinahanap ko kasi, alam mo naman. Pagsikat at pinipilahan dapat yung ginagatasan. So yan ang ano motto ng team. Hinahanap gamit yung hinahanap ano. Hinahanap ko talaga gamit yung, yung salamingo kasi maliwanag na maliwanag. Pagka malayo pa lang tanaw ko na si Madam Diwata. Yun. So yun, salamat, maraming salamat Eska Shop para sa aking pangmalakasang eyewear. At syempre, malay mo mapansin ito ni ano ni Diwata at magpagawa rin siya ng eyewear doon kay Eska. Yun. Thank you, thank you, thank you.